isang paslit na walang kalaban-laban. Pinahirapan, sinakal, at tinaslang sa isang liblib na lugar. Kwento ng inang si Bernadette Alcabasa. Hapon ng December 14 ng nakaraang taon, nagpaalam sa kanya ang anak na si Aaron, 7 taong gulang, na lalabas ng kanilang bahay sa Barangay Espinosa sa Calubian, Leyte. Ma, lalabas lang ako sandali. O sige, pero huwag ka nang lalayo, ha? Opo. Love you, Ma. Oh. Ay sus, ang sweet-sweet. Sige na nga. Aaron, anak! Anak, mag-ingat ka, ha? Opo. Sabi niya lang ganun, Mama, sandali lang, sabi niya. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, sandali lang daw. Makalipas ang ilang oras, ipinagtaka raw ni Bernadette na hindi pa umuwi sa kanilang bahay si Aaron. Hello, Vivian. Napadaan ba dyan si Aaron? Kanina ko pa pinagtanong eh. Eh, hindi ko makita. Oo, sige. Pwede mo ba akong tawagan pag may balita ka, ha? O sige, salamat. Bye. Hindi na siya bumalik. Hindi nawawala sa isip ko si Aaron. Sabi ko, bakit wala pa? Nang sumapit ang dilim, mas lalo na raw siyang kinabahan. Hinanap ko po siya sa likod. Sabi naman ng ano niya, dito lang yung tika nina, naglalaro. Nasaan na ang batang si Aaron? At ano ang peligrong nag-aabang sa kanya? Samantala, ilang kuha ng closed circuit television o CCTV ang nahanap ng mga pulis na magbibigay linaw sa nangyari sa bata. Ano ang kanilang matutuklasan? Boss, ipos mo nga. Tiyan. Hapon noong December 14, 2023. Ma, lalabas lang ako sandali. Ma. Nagpaalam kay Bernadette na lalabas ng bahay ang 7 taong gulang na anak na si Aaron Vergara. Aaron, anak! Anak, mag-ingat ka, ha? Opo! Lumipas ang ilang oras, pero hindi na nakauwi ng bahay ang bata. Kwento ni Bernadette, sinubukan nilang magtanong sa mga kakilala. Pero walang makapagturo kung nasaan ang kanyang anak. Hello, Vivian. Nakita mo ba si Aaron? Kanina ko pa pinagtanong eh. Eh, hindi ko makita. Hindi na siya nawaglit sa isip ko na maya't maya naiisip mo siya saan si Aaron. Saan si Aaron? Parang ganun po, ma'am. Kasi normal po na uuwi siya ng bahay. Kinabukasan, December 15, 2023, tumulong na ang Calubian Municipal Police sa paghahanap sa nawawalang bata. Hanggang mapadpad sila sa bulubunduking parte ng Barangay Palid 1 sa Leyte. Ma'am, hindi kami nakaakyat sa area po, ma'am, kasi matarik. Tsaka madulas po siya kasi umuulan po yung araw na yun. Nagantay lang po kami sa baba nun, ma'am. Ilang sandali pa. Jeep! May parang natapakan siya na malambot na bagay. Nung hinari natin yun, nakita po rin yung bangkay ng bata.
dito na nadiskubre ang wala ng buhay na katawan ng paslit. Siya nga, putang ko sila doon! Nakita na! Nakita na! Agad na nakarating kina Bernadette ang impormasyon ng natagpuang bangkay ng bata. Si Aaron na nga kaya ang natagpuang bata sa burol? Isang bangkay ng bata ang natagpuan sa bulubunduking parte ng Barangay Palit 1 sa Leyte. Agad na nakarating, kina Bernadette ang impormasyon ng natagpuang katawan ng bata. Siya nga, puntahan ko sila doon. Sa tulong ng kanilang mga kaana, tinukoy na ang bata sa burol ay ang nawawalang si Aaron, 7 taong gulang. Sabi na, nandito na yung bata. Sabi ko, ano nangyari? Nakita na! Wala, patay na! Ano? Sabi na, wala na, Pik. Nasa si Aaron! Nasaan yung anak ko? Halos mawala sa sarili si Bernadette nang makita ang sinapit ng anak. Hindi na namin alam mo anong gagawin namin nun, ma'am. Sa isinagawang pagsusuri sa bangkay, nakasaad sa death certificate na asphyxia by strangulation o pagkasakal ang ikinamatay ng bata. Nung nagaantay na kami ng bata, umiiyak na kami, umahagulgulo na kaming lahat. Paano sinapit ni Aaron ang malagim na krimen at sino ang walang awang pumatay sa paslit? Pangalawa, sa tatlong magkakapatid, si Aaron. Dahil sa ibang lugar nagtatrabaho ang asawa ni Bernadette, siya ang nakatutok sa pag-aalaga sa mga bata. Paglalarawan ni Bernadette, malambing at masayang bata, si Aaron. Kasi ang aga-aga may pawis ka na. Ma! Oh! Sisiksik ka pa talaga, ha? Kung sino po yung nakikita niya yung ano, yun po yung sinasabihan niya, I love you, tapos friendly siya. Kwento ni Bernadette, tanghali noong December 14, 2023, naglambing pa sa kanya si Aaron nang umuwi ng bahay galing eskwelahan. Ma, bili na po tayo ng exchange gift namin bukas. Maya na? Ano yun? Baho naman, parang... Baho! Mama naman eh, alis na tayo. Mamaya na. Ay, alam mo, magbihis ka muna. Sabi niya na mama, bili tayo ng ano para pang exchange gift po bukas. Kasi kinabukasan, ano po nila, Christmas party po nila. Tapos, hinimas-himas ko po yung ano niya, yung mukha niya. Oh, may paksiw ko na eh! Lingid sa kaalaman ni Bernadette, ito na pala ang huling beses na mayayakap niya ang anak. Paano nga ba sinapit ni Aaron ang malagim na katapusan? Sino ang lalaking nakita sa CCTV na huling kasama ni Aaron? At ano ang kinalaman niya sa nangyari sa bata? Ayon sa tiyahin ni Aaron na si Vivian, hindi niya tunay na pangalan, kasama ang asawang nagpatago sa pangalang Jerry. Nagtungo sila sa tanggapan ng Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office o MDRRMO Office sa munisipyo para tingnan ang mga kuha ng closed circuit television
o CCTV sa kanilang lugar. Tinitingnan po namin, nag-start po siya magtingin sa 4 p.m. Nanood siya ng 4 p.m. hanggang 9. Sabi nila, walang Aaron. Walang Aaron na ganon. Kailan ba siya huling nakita? Bandang alauna daw. Pwede ba natin makita yung footage ng bandang alauna? Sa gitna ng paghahanap nila Vivian, napukaw ang kanilang atensyon sa isang anggulo ng CCTV. Nakita namin last part, ma'am, na naglalakad na silang dalawa ni na napapunta na po, ma'am, paliko na po, ma'am, 2:15 p.m. Sa kuha ng CCTV, bandang alas 2:15 ng hapon noong December 14, nahagip si Aaron kasama ang isang lalaki na naglalakad sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Espinosa sa bayan ng Kalubian. Iba na po yung pakiramdam ko. Talagang nanginginig ako, ma'am, baka bumalik si Aaron. Pero ma'am, yung kaba ng dibdib ko, ma'am, na hindi na mapailiwanag, yung instinct ko, ma'am, na parang iba na po yung pakiramdam ko. Sa patuloy na paghimay sa mga kuha ng CCTV, ilang beses pang nahagip sa ibang anggulo ng CCTV na naglalakad si Aaron at isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Hindi na nakuha ng nakabalik si Aaron noong araw na yun. Hanggang sa umabot na kami, ma'am, ng 3 p.m. na CCTV, 4 p.m. na CCTV, 5 p.m. CCTV, 6, 7, 8, 9. Walang Aaron na bumabalik. Emotional na ako, ma'am, eh. Kasi ma'am, first time na nangyari na hindi umuwi yung Aaron namin na ganun, ma'am. Matapos pa sa kamay ng pamilya ni Bernadette ang kopya ng CCTV kung saan nakuna na naglalakad si Aaron kasama ang isang lalaki, dumulog na sila sa tanggapan ng pulisya. Boss, ipos mo nga. Tiyan. Sa patuloy na paghahanap sa kinaroroonan ni Aaron, ilang anggulo pa ng CCTV ang napasakamay ng pamilya ng bata at ng mga pulis. Nakita ko sila sumakay sa tricycle. Sa isa pang anggulo ng CCTV sa lugar, nahagip si Aaron habang sakay ng isang tricycle. Katabi ang isang lalaki. Manong, matanong ko lang po, sino po kaya yung lumabas kahapon na may sakay na isang lalaki at isang bata? Ayon sa chewy ni Aaron na si alias Jerry, agad nilang natuntun ang driver ng tricycle sa Barangay Tigbawan. Nag-iisa lang dito sa amin na pictures ng tricycle. Yan, noon, nakita ko. Nadaanan ko papunta doon sa Barangay Tigbawan. Kaya inuntuan ko. Ayon pumunta sa Tigbawan. Sino lang po yung nasakay kong bata at isang lalaki. Matuturo mo kaya sa amin kung saan lugar yun? Kaya dyan lang sa tabi. Pahayag ng tricycle driver kay Jerry, nasaksihan pa niya ang ginawa ng lalaki kasama ang batang si Aaron nang makababa ng tricycle. Tol, baka pwede ko itong mayroon ang motor mo. Pupuntahan lang kami dyan, malapit lang. Sige. Basta, bilisan niyo lang ah. May lakad ako mamaya. Salamat, Tol. Sana. Bumaba pa sila doon sa may Barangay Tigbawan. Pagkatapos, humiram siya ng motor sa kapatid niya. Tapos kinarga niya yung bata papunta ng bundok doon sa kanila. Samantala, matapos ma-review ang mga video, natukoy ni na Bernadette kung sino ang lalaking huling nakasama ni Aaron na naglalakad at kasamang sakay sa tricycle. Nakita ko sila sumakay sa tricycle. Kasama niya si Kevin. Walang iba kundi ang tauhan nila sa lechunan na si Kevin Lapu-Lapu, 28 taong gulang. Yun yung last na nakita nila si Aaron paliko doon sa fishport. Tsaka kasama si Kevin, tapos hindi na bumalik. Bandang alas 4 ng hapon noong December 14, 2023, nahagip pa si Kevin ng CCTV na nakauwi sa tindahan ng amo. Lumabas at may bitbit ng bag. Umaga noong December 15, 2023, hindi na nag-aksaya ng oras si na Jerry. Agad nilang tinuntun ang bahay ni Kevin. Nung una, tututang giraw si Kevin na nakita niya si Aaron.
hinanap ko si Aaron sa kanya. Sabi ko, Kevin, nakita mo ba si Aaron? Sabi niya, hindi daw niya nakita. Kaya sinabihan ko, huwag kang magsinungalin kasi nakita ka sa CCTV, ikaw yung huling kasama ng bata. Hanggang mapansin ni Jerry ang ilang kalmot sa katawan ng lalaki. Nakita ko lang na may kalmot pala siya sa leeg. Sabi niya, sa damuhan daw niya na nahagip yung sugat na yon, eh sinabi ko, wala naman damo dun sa inyo. Ayon kina Jerry, nung una ay tumulong sa kanila si Kevin sa paghahanap kay Aaron. Kalaunan, nagpas siya si na Jerry na isuko si Kevin sa mga pulis. Ano ang pangalan mo, Mrs.? Julian Rao. Ikaw, ang pangalan mo? Kevin Napula. Umamin ka, nakita kita ang makasawa mo sa ilo, kumakay ko sa tricycle. Sinasabi ko po sa inyo, wala ako akong kinalaman. Pero may kuwa daw na ikaw ang kasama ng bata. Saan mo dinala? Wala akong talaga akong alam. Ano ang matutuklasan ng mga pulis? At ano ang kanyang isisiwalat tungkol sa nangyaring krimen? Ayon sa hepe ng Kalubyan Municipal Police, dahil na rin sa mga kuha ng CCTV, dagdag pa ang testimonya ng tricycle driver. Itinuring nilang person of interest si Kevin Lapu-Lapu sa pagkawala ng batang si Aaron, 7 taong gulang. Agad din nila sa presinto si Kevin. Kevin Lapu-Lapu. Nang tanungin siya ng mga pulis. Pero may kuha daw na ikaw ang kasama ng bata. Saan mo dinala? Wala po talaga akong alam. Todo tangkiraw ang lalaki. Kung ini-interview siya, talagang hindi niya sinasabi na meron siya partisipasyon sa pagkawala ng bata. Saan mo ba talaga din lang ang bata? Umamin ka na. Sa pool ka sa CCTV. Makalipas ang ilang oras na pagtatanong, isang revelasyon ang isiniwalat ni Kevin. Sa totoo po niya, sir, dinala ko po siya sa palit uno. Tinali ko po siya sa puno. Inamin niya na siya ang huling kasama ng bata. At sa isang mabundok na bahagi sa Barangay Pawid ang itinuro niyang pinag-iwanan kay Aaron. Noong binigyan niya yung lugar uli sa Barangay Pawid sa taas, sa may bukid, nadadagdag talaga. Pinaligan pa ng tanong uli ng investigador namin na baka na naman hindi tama yung sinasabi mo. Pinapagod mo lang kami, pinapagod mo rin yung sarili mo. Ang sagot ni Kevin sa investigador natin na doon na talaga niya iniwan yung bata. Saan? Diyan lang po. Wala naman eh. Saan ba talaga? Hanggang sa natuklasan na nga ng mga otoridad ang bangkay ng paslit. Chief! Oh. Sama, puntahan ko sila doon. Nakita na! Sa pagkadiskubre sa katawan ni Aaron, ang ilan sa kanyang mga anak, hindi napigilan ang galit na naramdaman nila laban kay Kevin. Ano naisip mo? Ba't mo nagawa sa anak ko, Aaron? Sa pagkadiskubre sa bangkay ni Aaron, itinuring ng suspect sa krimen ng mga pulis si Kevin Lapu-Lapu. Sino si Kevin? Paano niya sinagawa ang pagpaslang sa paslit? Te. Ano yun? Pwede bang ipasok yung kapatid ko? Naku, ay puno na tayo. Parang awa mo na, te. Kasi ano, wala siyang matuluyan. Tsaka kakamatay lang ng asawa niya. Eh, magaling ba yan? Oo naman, magaling yan. Ayon kay Bernadette, buwan ng Hunyo nang ipasok si Kevin sa trabaho ng kapatid na si Jordan, hindi niya tunay na pangalan. Sabi niya na, te,
ipapasok ko yung kapatid ko, yung kuya ko, kasi naawa siya, kasi daw namatayan ng asawa. Ito naman po kami, yung mother-in-law ko is maawain po siya, lalo na po at namatayan ng asawa. Naging tauhan sina Jordan at Kevin sa negosyong litsunan ni na Bernadette. Tama na! Ayon kay Bernadette, naging malapit sa kanilang mga tauhan ang anak na si Aaron. Ma! Pahayag ni Bernadette sa kabila ng pagiging malambing ni Aaron, kapansin-pansin ang pagiging mailap at tahimik ni Kevin. May sarili siyang mundo. Lagi siya naka-face mask, naka-sombrero, naka-hood ng jacket. November 17, 2023, kwento ni Bernadette. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Jordan at panganan niyang anak na si alias Kiko. Uy! Ano yan? Patingin niya? Uy, wait lang! Patingin lang! Wait lang kasi! Patingin! Naman yan eh! Paano ba to? Ay? Oh? Tignan mo! Game over na tuloy! Tinitignan lang eh! Ano ba yan? Wait lang naman kasi! Tinitignan lang! Oh no! Umakyat sa taas, umiiyak. Nang tanong ako sa kanya, sabi ko, na paano ka, ba't ka umiiyak? Sabi niya, mama, si Kuya ng dirty fingers sa mukha ko mismo, sabi niya nang ganun. Tinulak ako ni Kuya mama, nag-iiyak. Dire-diretso ako kay na nagdadagdag po ng uling sa litsunan ng manok namin. Hoy, sinabihan ko na kayo, di ba? Huwag yung pipikunin yung mga bata. Last na to, ah. Doon ko pa siya sinuntok sa kanang pisngi niya po. Pero ayon kay Bernadette, mabilis din silang nagkapatawaran ni Jordan matapos ang insidente. Nagsorry po ako kay sabi ko, hindi ko narinig yung side mo. Sorry, sana wala na, mapatawad mo ako. Sabi naman, opo te, wala na yon. Humingi man siya ng pasensya kay Jordan sa kanyang nagawa. Tila naging mitsa raw ang insidente ng galit sa kanya. Te. Ng kapatid ni Jordan na si Kevin. Labas lang ako sandali. O sige, pero huwag ka nang lalayo, ha? Opo. Sa imbestigasyon ng Colombian Police, lumalabas na matapos magpaalam ni Aaron kay Bernadette bandang alas 2 ng hapon noong December 14, 2023. Aaron, anak! Anak, mag-ingat ka, ha? Opo. Niyaya na pala ni Kevin ang bata para maghanap ng gagamba. Dala mo na ba yung lagay ng gagamba? Dala ko na po. Ito po, oh. Tara na. Sa mga kuha ng CCTV, nagawang maglakad, sumakay ng tricycle, at magmotorsiklo nina Kevin at Aaron. Balik ko din mamaya. Hanggang marating ang mabundok na bahagi ng Barangay Palit Uno. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nang makarating sa Madamo at bundok na bahagi ang dalawa, doon na nagawa ni Kevin ang krimen. Wala naman gagamba dito eh. Meron yan, tumingin ka sa paligid mo. Wala, doon madami. Meron yan, sabi! Base po sa investigasyon ay sinakal po niya ang biktima hanggang mawalan po ito ng balay, hanggang maubos po ang giniga ng bata. Nang mawala na ng malay ang bata, pagkatapos ng krimen, ang ginawa ng suspetsado ay tinabunan pa niya ito ng dabo para hindi po siya makita ng mga taong dadaan kung sakali doon sa lugar na iyon.
yung ginawa sa kanya, doon ako nasaktan kasi hindi deserve ng bata eh. Sabi ko, ako na lang. Sabi ko, ako na lang dapat kasi ako yung may kasalanan. Dahil sa mga kuha ng CCTV at salaysay ng saksi, sinampahan ng kasong pagpatay si Kevin. Pinasuhan po dati siya ng murder. At ngayon po, yung kaso po ay nasa, dahil file na po dati, nasa piskalya na po para po sa resolution at may agad po sa korte po para litisin na po dati ng suspetsado. Sa ngayon, nakapiit ang suspect sa Leyte Municipal Police Station. Sinubukan ng aming team na hingan ng pahayag si Kevin Lapu-Lapu pero tumanggi siyang magpa-unlock ng panayam. Para kay Bernadette, mahirap tanggapin na sa kabila ng kanilang naging pagtanggap sa tauhan, trahedya pa ang naging ganti nito sa kanila. Ang taong kanilang pinagmalasakitan ang siyang naging dahilan ng maagang pagkawala ng pinakamamahal nilang si Aaron. Masakit sa akin, masakit sa amin. As in, malaking kawalan si Aaron. Kasi sa kanilang tatlo, nabubukod-tangi kasi siya, mami. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.